maglu-luto to tayo ng pagkain bago ako mag-workout. And at the same time, siguro, marami din kasi nagtatanong sa akin kung anong mga ibig sabihin ng mga tattoo ko. Kaya habang nagluluto ako, sasabihin ko na rin kung ano yung mga meaning ng mga tattoo ko. Ito, tara na, isa na natin. Pero hindi natin maluluto to pag ano, wala tayong tubig. Tubig. Sakto lang. Ayan, ang niluluto ko pag mag-workout ako, syempre, carbo, pasta, tapos papakuluin ko lang, tapos lalagyan ko lang siya ng Old Bay seasonings, tapos itlog, tsaka saging, para kahit papano may laman yung tiyan ko. Tsaka dito na sana yung katawan ko eh. Feeling ko, pag kinakain ko ito bago mag-workout, parang matagal, matagal yung power ko, matagal yung energy ko, kaya ito yung nakasanayan ko talagang kainin. Oh, siyempre, nilalagyan natin ng olive oil. Mas healthy to eh sa mga ordinaryong oil, kaya mas talaga to advisable na gamitin sa mga nag-workout itong olive oil. Tapos, bigyan natin ng asin. Asin. So, babe. Tapos, noodle. Ayun, maghihintay tayo ng 8 to 10 minutes bago siya lumambot. Nakakatawag buhay sa bahay na to. Masyadong high-tech yung gamit. Organic egg. Shout out para kay Tita Ambi. Tita Ambi, thank you po. Maghihintay tayo dun sa lumambot ang mga yan. Ang pinakaunang tattoo ko ito. Yung tribal sa baba. Ayan, itong tribal. Dala ng pagkabata, barka-barkada, tsaka nung panahon na yun, uso pa yung ano eh, yung tribal-tribal. Kung may tribal ka, parang ang astig lang, nag-iuso lang, parang gano'n lang. 16 yata. Oh, 16 ako. 16 years old. Matagal-tagal ko siyang natago kasi pag nasa bahay ako, nag-short ako, nakaganon eh. Alam kasi nila sa bahay, medyo ano ako, medyo joker ako, kaya hindi alam ka, nag-ano-ano lang ako. Pero nung mga kahapon na ako ng ano, pa-SK na ako nung sa lugar namin, dun parang nila nalaman na may tattoo ako. Tapos, yung pangalawa, yung dito. Ito, itong date. Tsaka itong cross. Bali ano to, bali tatlong patong. Una kasi, parang treskel yun na ano, yung treskel yung ritual namin. Shoutout pala sa mga brad ko dyan, mga brad. Okay, siya nang magaling sa akin kasi ba't ko pinatato, may reason din. Sorry, mga kapatid. Kaya ako siya pinatakip kasi nung sa ano, papasok na din ako dun sa parang model-model, parang photoshoot dun sa ano, sa probinsya namin. Parang nakakailang lang siyang tignan kasi parang kala mo, buni, pag malayo. Kaya naisip ko, pinatato ko siya ng lip, pinatato ko siya ng parang kiss mark. Tapos, nagsawa ako, hindi ko siya nagustuhan. Pinapato ko siya ng cross. Pagkaalagay ng cross, sabay yung date ni tatay nung nawala siya. November 15, 2004. 11:15:04 siya. Kaya pinalagay ko siya dito. Kaya yung pangalawa ko tato. Tapos, ito. Forgiven. Paghingi ng tawad. Kasi malalim din ang ibig sabihin din ng ano yung forgiven para sa akin. Bata, siyempre, napapatrouble din. Nandun ko siya binasin. Basta paghingi ng tawad. Tapos, dito yung anghel ko sa likod. Ayan. Anghel. Tapos, sa mga nagtatanong din kung bakit parang may mga mark ako sa likod, nagpapanata kasi ako sa mga hindi nakakaalam. Nagpapanata ako sa probinsya namin na pag Holy Week. Kung walang pandemic, mag-ano sana kami, magpapanata kami. Nag-umpisa ako ng panata. Oh, 19?
in 20, parang ganun eh. Ang inanong yung pagpapasalamat. Pagpapasalamat. Kasi ang pagbibigay naman ni God, nandiyan naman yun eh. Yung pagising mo ng umaga, yun eh. Bigay na yun eh. Parang blessed na yun eh, na makita mo ulit yung bukas eh. Basta nagpapasalamat ako about dun sa, ano, dun sa panganay namin ate, sa pangalawa niyang buhay. Tapos, pag anghel ka kasi, parang ang sarap lumipad, parang mataas ang pangarap, parang ganun yung ano ko dati, parang ganun yun. Paniniwala ako sa mga anghel na, tapos, yung uli yun dito, yung faith, hope, love, na parang dati kasi hindi mo naman din mawawala sa sobrang dami namin magkakapatid na parang hindi mo nararamdaman yung pagmamahal namin kasi nga magulo, away dito, away doon, parang ganun. Parang sakit-sakit lang bilang nakakabatang kapatid. Parang walang love sa ano. Parang ano din, parang masyadong personal din yung mga ano. Yung sa kamay naman, ito yung nauna. Itong Arabic na to, family. Ito, tapos itong kabila, freedom. Yeah. Tapos ito, yung mga ano, yung tawag doon, yung mga time sun ba yan? Ayan, time sun. Ayan. Tapos, ito kaya pinalagay ko rin to. Sama-sama sila, parang yung oras. Parang ambilis ng oras para sa atin. Tapos, ambilis ng mga nangyayari sa paligid. Parang, ang oras ay napakahalaga. Tapos, nung kung sabi ko sa sarili ko, kung inayos ko lang yung pag-aaral ko, baka itong mga oras na to, nasa maayos akong ano, trabaho. Pero ganun pa man, nandiyan din. Tapos ito, kandila. Kandila, simbolo ng pag-alala ko sa tatay ko. Tapos ito, bulaklak. Kasi nung bata ako, may manghula na sinabi niya sa akin, hindi lahat ng bulaklak dapat dinadapuan mo. Ang ibig niya daw sabihin, hindi lahat daw ng babae dapat. Sorry ah, pero yun lang yung sinabi sa akin eh. Tapos ito, etong kalapate, ano nila nanay, parang dun sa, ang tawag dito, din parang spiritista. Kalapate yung sumisimbolo sa ano nila. Religion ba yun? Religion, oh, parang ganun. Ito, kalapate, tapos ito, anghel ulit. Dahil yun nga, na malapit ako sa Diyos. Ayan, anghel ulit. Tapos ito, mata. Sabi nila, yung bata ko, si ayon sa mata mo malalaman kung sisinungaling siya at saka hindi. Hindi ko daw talaga may tatago yung nararamdaman ko sa mata. Tinapos ko siya isang buo. Kaya ano pala, kay Brad Leodz Fernandez, tol. Salute. Brad ko din yan eh. Siya yung gumawa. Si Leodz Fernandez. Ito yung gawa niya. Tapos, ito. Ito yung pangalawa. Last May? Oo, May ko yata. Oo, May. Ito, patience. Tapos, positive. Positive sa buhay, wag sa COVID ah. Tapos, birthday ko. Yan. Tapos, itong diamond, si Meme. Makinang. Tapos, siguro naman, ito, kabayo. Kabayo dahil, Meme, alam mo yan, di ba? Ano talaga kami, parang masasabi ko talagang, siya talaga yung makakasama ko. Bakit? Kamo. Ako kasi, sa gitarist ako, di ba yung sa gitarist, kabayo. Kalahating tao, kalahating kabayo. So, yun. Kaya yan, pinalagay ko yung kabayo. Tapos ito, parang kompas. Parang, hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral. Parang yung, nasa ano naman ako, nasa direksyon naman ako. Kaya, pinalagay ko, hindi naman din ako napariwara. Ayan. Tapos, eto, skull ulit. Nasa ano lang siya, parang para sa akin lang, ang ganda lang kasi tignan. Ang astig lang. Kaya, ayun, napalagay ko siya. Tapos, eto, ayan, sulat. Tapos, eto, yung anak ni Zeus.
Laki na. Ganto lang para din sa ano. Ano sa nain mo talaga ka? Parang kalamon. Ano ba paano ba ito? Ang ginagawa niya? Kaya ang alam niya lang. Nag-workout talaga ako ito. Pag di ko siya naubos, pag after ko mag-workout. Ganito na na. Habang pinapalamig natin, may pinili kasi akong mouth na ilalagay ko sa helmet. So dumating na siya kahapon. Gusto ko siyang kabit kasi. Kaya ako bumili. Nung last time kasi bumili ako sa online. Tapos, parang hindi ko lang kung may mali sa pagkakabit ko or talagang marupok lang. Pauwi ako ng tarla. Nahulog yung GoPro ko. Puti na lang yung GoPro ko. Tumapo dito sa may ano ko, sa may... dito sa may legs ko. Dito siya nahulog. Kung nahulog yun sa daan, hindi ko na siya babalikan. Tsaka baka masag-asa lang ako. Kaya nalaging pasasalamat ko din. Dito siya nahulog sa may legs ko. Kaya... kakabit na lang natin. Tsaka binili ko siya kasi saktong-sakto siya sa ano, sa model ng helmet. So ito yung nabinili ko, dumating na siya. So i-unplastic natin. Yan naman box to, di ba? Unplastic. Actually, dalawa sila. Doon tsaka doon sa isa, binilan ko. Pero ito mo yung lalagay ko yung dito. Ayan. Ayan siya. Ito yung hata. Ito yung para sa aray. Ayan. Ito yung nabili ko. Talaga. Ano ba ito? Yung panigurad. Sakto siya, oh. Sakto yung camera. Sakto talaga siya. Tsaka, medyo nakaangat kasi. Nakaangat siya. Nakikita ko yung... nadaanan ko kasi yung misa, yung muntik nang mahulog, muntik nang malaglag. Nakayupo. Ayun! Pasok sa banga, o diba? Kung sakto. Kailangan muna natin siyang linisin. Ito pang linis. Para tumigit siya ng maayos. Para mawala yung ano, parang manti-mantika. Hindi na tayo nahihirapan. Maglagay dun sa GoPro dun sa harap ng motor kasi nahihirapan. I-hassle pa pag titigil ka, harap mo sa'yo, tapos ibabalik mo sa nakaharap sa daan na dinadaanan mo. Ayan! Lumamig na tong mga itlog, lumamig na tong mga saging. Kailangan ko muna siyang kainin kasi oras na para mag-workout. Naghihintay na rin yung trainer natin. And guys pala, lahat ng mga suggestion nyo, please paki-comment naman. Oh. Na? Thank you! Hello!
Hello po mga kapwa ko siklista. Today po is announce na po na natin yung mga nanalo sa pag-giveaways natin. Sana po ma-enjoy nyo yung mga jersey. At ito na nga po yung mga nanalo. Ang unang-una si Janry Manyalak Pancho, Tron Clay at saka si Kenneth Villaflores. Congratulations sa inyo guys. Sana ma-enjoy nyo talaga. Hindi gasgas yan, hindi luma yan. As in bago pa talaga. Kaya sa mga kapwa ko, siklista ulit, maraming salamat sa inyong pagsali. At sa susunod po ulit, 3 times naman po tayong magpapag-giveaway. So may dalawa pa dun sa pinakauli, may kasama na pong cycling shoes. Kaya abang-abang lang kayo guys. Ito pala yung mga jersey. Yan. Ayan, bagong-bago. Kaya sana ma-enjoy nyo. Doon sa mga winners pala, hintayin nyong i-message kayo ng aking team kung paano mapadala sa inyo yung mga jersey na panalunan nyo. Kaya congrats guys! Ingat, thank you!